Good day po mga kabagis. Welcome sa ating channel. Ang i-agree natin to TV. Nandito tayo ngayon sa ating ating yung ipagpupo si Nelly Evangelista. Kasalukuyan po siyang nag-aayos ng kanyang mga kampay. Ito po, itong lugar po nila mga kabagis ay dinaanan po ng Kamumu Creek noon. Itong kubo po na ito mga kabagis, yan ang inang kubo nila na tatawag nating rest house. Ito po noon mga kabagis ay tinatamnan ng gulay, kaya lang po ay dinaanan ng Kamumu Creek, nasira po yung kanilang lupa, naging mabato. Ito, marami silang alaga dito mga kabagis. Ito po, ewan ko kung anong klaseng kwento. Bingala. Bingala. May bingala silang alaga. Yan mga kabagis. May kambing, may pabo, may bibi. Yan. May Rhode Island pang manok. Tingnan yung Rhode Island dyan, ano? Nasaan na yung mga paitlugin mo dati dito? Wala na. Naubos na. Ito po mga kabagis, yung aking ipagsiyati Nelly Evangelista. Siya po yung nag-aalaga dito sa kanyang babuyan. Ating kailan po naitayo itong babuyan mo? 2017. 5 years na pong nakatayo ito mga kabagis. Kasi ito ating nung nadaanan ng Kamumu, wala pa itong babuyan mo, no? Anong bagyo nun, anong bagyo yung sumana dito, no? Santi? Santi ba yan? Kasi po, ito po ay tinatamnan. Ilang hektarya to ate? Itong lupa mo na ito? 1.2 hanggang doon sa taas, no? Kaya lang po, nasira po ng bagyo yung Kamumu Creek, kumapaw po, dinaanan po itong kanilang tumana. Umabot pa nga po sa aming barangay, mga kabagis, yung tubig. Buti na lamang po at ganyan pa, may pakinabang po ang kanyang lupa. Kaya napag-isipan po nila na magbabuyan na lang. Ano po? Ating magkano kaya yung inaabot nung pan mo dito? Itong kulungan mo? Nung itinayo mo to? Ito po yung itinayo. Mga 150, pero yung isa na yun. 150K? May kwan pa yan sa likod. May deposito yan? May dollar. Ay, pwede pa yung likod. Bali, halos umabot na siguro ng 200. Noon yun ah. Pero ngayon siguro. Yung big noon, nung bago-bago kang magbaboy, magkano pa ang... Nung bumili kami ng big, 2.8 lang ang big namin. 2017. Ay, mura pa nun, ano? Kasi nung taas ng nilaki nung kwan. Nung una namang magbenta ako ng BA, 3,000. Ay, 3,000 na nung unang nagbenta ako. Ngayon, tumaas ng tumaas yung mga pagkain, vitamins, peach, yan. Siyempre, tumataas din yung upa ng veterinary. Tumataas din ng value, mga gamot. Kaya, tumaas po ang value ng kwan ng baboy na yun. Pati per kilo ngayon, ano natin? Magkano na kaya yung binalakad na yun? Ang live weight, 180. 180? Mm-hmm. Tapos pa rin, no? Meron nung nakaraang taon, last 2021. Di ba nag-250 nun? Nag-250, nasa bukang 250. Nakapagbenta ka ng 250. Oo, may alaga kami nun. Ay, nung nagpapatinal ka pa? 30? Hindi, magkano pinagbenta mo doon sa 30 patiner na yun? Hindi, siyempre, umaabot ng 80 to 100 kilos yun, ano? Yung isa. Sa 80 na lang, mga kabagis, yung 30, 24,000 kilos yun. Halos papalo po ng kanyon. Halos papalo ng 28,000 kilos o abot pa ng 30. 30 na yun. Malaki-laki din ang benta mo doon natin.
Eh, sulit din naman, ano? Sulit din. At medyo kan pa noon, mababa pa ang page. Yan, halimbawa, ating sa 10 yan. Matanong ko, ah. Sa 10 yan, na magkano ang puhunan mo dyan sa isang inahin na yan? Sa estimate mo, ah. Sa pagkain, nandun na yung pagkain niya sa alas, sa buong season ng pagbubuntis niya. Ay, hindi ko ma-estimate. Hindi mo na ma-estimate. Ay, lahatan kasi. Sa super head kasi may mga kung tayo, sinusundan tayo yung mga ratio. Ay, paano nakikita din naman? Oo, ah, hindi ka naman magpapatuloy dyan kung hindi ka nakikita, di ba? Ah, kasustento naman to mga kabagay sa kanilang pang-araw-araw. Kaya hindi nila binibitawan tong pagbababoy. Sa loob ng 5 taon, natataguyod po yung kanilang kabuhayan. Yan nga po, ito yung pinakamalaki talaga. Hindi pumayat lang. Pumayat lang at marami siyang anak. Kalakas ang magsusunod ng mga anak. Yung talagang malaki yan, susunod na yun. Yan po mga kabagis, yung kanilang mga baboy. Ilan ang inahin mo dito, ate? 10. Ilan ba yung nanganak na inahin mo? Laki? 3. Ilan yung anak nito? 10. Gagandang. Oh, lalaki, oh. Ilang days na yan, ate? 33 days. Yung mga kabagis, ang lulusog, oh. Yan, oh. Ganda na, no? Ganda ng mga lalaki. Babae. Madami yung pan, ano? Lalaki. Ito, buntis to. Ito naman buntis. Mga anak ng December. December, ang anak nito. Ang laki. Ilang months na ba to? Ilang taon na? Pan na yan. Pang-8 anak na yan. Ay, pang-8 na. Ito ang isa. Yan ito. Din. 8 anak. Ay, nagsabay sila. Yan yung magkasabay. Ang laki. Yan ang galing yung mga inahin ko. Medyo namayat nga at may pasusuhin siya. Ano? Ito, makaganda-ganda yung katawan niya. Buntis eh, mga kabagis. Ang laki. Mga ilang kilo kaya to, ate? Mga sa 350 pataas. Mga 350. Pinakamababang 350. Pinakamababang. So, bagong linis lang, mga kabagis. Nagpakain po sila. Ito, yung may anak din. Eh, ba't kun na lang, ate? 6 na lang. Ay, nakuha na. Ang gaganda. Gaganda ng mga big dito, mga kabagis. Ito, buntis din siguro ito, ating. Lalaki. Ilan na ba yun? 1, 2, 3, 4. February yan. February naman to, panay buntis. Yung iba ng anak. Ito, may partner ka. Gagawin mong inahin. Ibang lahi naman to, no? Ito, mga buntis to, mga kabagis. Ay, ma'am. Unang anak. Ito, pangatlong anak. December din. Ang dami. Ang lalaking baboy, mga kabagis. Ito, bago din to, no? Ito, may anak din dito, mga kabagis. Ay, nakuhanan na to ng anak. Yun, ilang pa yung natira dito? 2, 4, 6 din. Ito, buntis din to mga kabagis. Yan siguro yung nanay nung nandun. Bago lang din. Ito, pati na lang na to. O ba gagawin mo ding inahin to? Yun, gagawin ding inahin to mga kabagis. Yan lang, 3 lang ang partner. Galing mga baboy niya, mga kabagis, ay halos ang pagkain mo ating ay nung pids. Bimig. Alagang bimig yung kanyang mga baboy. Kaya magaganda yung nagiging resulta. Di ba may mga uno pids? Di ka nakagamit mo na rin? Hindi. Panay bimig lang mula nung nagsimula ka. Ayun mga kabagis, bimig. Ang kanyang gamit na pids dito sa kanyang babuyan. Ate, magkano yung bigayan mo ngayon ng kwan? Ng big mo? 6,000. 6,000? Kagaganda, kalulusog mga kabagis.
Ano ba yung sikreto mo? Napadami mo ng ganyan yung mga inain mo. Ano ba yung mga ginagamit mong mga pinampapainom dyan? Mga vitamins. Yung bangkwan, humic, humic dip ba yan? Gumagamit ko ba? Magkano ang bili mo nun? 500. Per pack? 550. Sino nagpupan dito, ate? May veterinaryo ka bang pumupunta dito? Si Tom. Tom Lucas. Siya yung tag-inject ko ng... Taga-AI ko. Taga-inject ko ng inahe. Ay, artificial yan. Puro artificial yan. Ay, ganun na ang uso kasi ngayon, mga kabagis. Kasi napakahirap mag-alaga ng bulog. Matapang kasi yung bulog. Saka mahirap, baka mahirap pa yun. Oo. Mas safety na yung AI ngayon, ano natin? Maganda kasi pag AI, hindi na masasaktan yung inahin. Saka mas maganda, walang bulok na biik. Dati kasi nung bulugan ng una eh. Ay, may lumalabas na mga maliliit. Madaming bulok na galing daw sa bulugan yung masakit. Anong kwan yung natin, yung AI na yon? Magkano naman ang kwan nung bayad isang inahin? Ay, 1,000. Minsan lang ENG ka? Oo, minsan lang. Ay, pag talagang naglandi na. Kung gusto mo namang paulitan, kinabukasan, pwede rin. Basta 1,000. Pero pagka hindi nakargahan, uulitin niya. Wala nang bayad. Ay, wala nang bayad yun. Pero bihira naman yung hindi nagtutuloy. Ito, kagagod na ng mga lumalabas na mga biik nila dito, mga kabagis. Dito po, ang location po nito ay Barangay San Fernando, Laur, Nueva Ecija. May mga i-out ka dyan natin ngayon. Pang-out lahat yan. O, mga kabagis, mga malalapit lang po dito, marami tayong pang-out po dito. Magkano isang big mo, ate? 6,000 po ang bigayan po nila dito. Napakalulusog, mga kabagis. Yan, lalaki. Dito, marami pa dito eh. Itong isa dito, ate, hindi pa nabawasan, ano? Ito. 30 days pa lang to. Ito, gagaganda. Pure white itong mga to nandito, mga kabagis. Ay, iba-iba siya ng lahi, yung AI. Yun, anong tawag dun sa may batik-batik? Land race. Tapos ito. Large white. Purong puti, mga kabagis. Kagaganda. Parang naiingganyo na rin po ako na mag-alaga ng baboy. Kaya lang medyo malaki-laki din po kasi ang puhunan. Ang laki ng inahin nito. Ito ba yung pinakamalaki mo? Pinakamahaba. Ang haba ng inahin na to, mga kabagis. Yan. Kwan yan. Alam mo ang anak niyan. Ang laki. Yung mga anak yan, ang anak niyan, 18, 19, ganun. Kaya ay, talagang lang, yun ang pinakakwan mong inahin dito. Itong dalawang to. Baga sila yung... Nanganganak ng 18. Kaya magaling, ano? Nung kwan, nadadaganan niya dito. Ay, nadadagana. Siyempre, kalaki ng katawan. Eh, dapat pala meron kang pandito, no? Bakal na paglusutan ng mga ba. Eh, talagang tinututukan nyo ang pag-aalaga dito, no, ate? May inuupahan kang pandito, taga-linis, taga-pakain. Ako na yung taga-pakain. Yung taga-pasuso ng kwan, pagka-gabi. Siyempre, may oras yan, di ba? Nakasama na agad. Ay, nakasama na. Kaya nga meron doon. Ay, nung maliliit sila, no? Dalawang gabi. Pagkapanganak, dalawang gabi namang binubukod namin. Mm-hmm. Ayun, papadidihin nyo na may oras yun. E, paano yung pagkakapon yung veterinary? Yung veterinary na din. Yung lahat siya, pati yung BA, siya na din yung nag-e-inject. Tapos, binabayaran ko na lang siya. Pagkano yung duminom? Dahil sa gatas, ano? Yung kinakain nilang pits. Yung mga kabagis. Tandaan po ninyo, maaari po kayong tumawag dito. Anong number mo, ate? At ilalagay natin dito sa kanto. 0918. E kukunin ko na lamang po at lalagay na lang po sa ating screen, mga kabagis. At para kung gusto nyo pong mag-alaga ng baboy, madami pong pang-out siya, ate. Ilan pa yung pang-out mo dito, ate? 10 ito, no? Tapos 6. 22 pa po yung pang-out ko nilang big dito, mga kabagis. Maaari ninyo silang tawagan
magpunta na lamang po kayo dito. Mamili, pwede pong mamili mga kabagis. Hanggat marami pa itong isa, itong anong tawag sa lahi nito? Large white. Ito wala pa pong kabawas-bawas. 30 days. Hanggang kailan niya out pa atin? Limang araw pa pwede na yun. Limang araw. Kahit 40 days mga kabagis. Pwede na po kayong magpa-reserve po dito. Punta lamang po kayo dito sa aming barangay. Yan po, marami po silang mga kambing din. Gusto din niyo. May pang-out pa rin kambing dyan natin? Wala pa. Nanganak pa lang, bundes. Ilan taon na to natin? 5 years na? Dati nagpa-patiner ka dito, ano? Bakit nag-con ka na lang sa con? Sa pag-iinahin. Eh, parang mas madaling alagaan. Ay, mahirap mag-partner, lalo ngayon. Yun bang, kumbaga yung market niya, mas maganda yung one. Mas kikita ka sa mas pag-aalaga ng... Saka mabilisan. Inahin. 4 na buwan, bali 5 buwan lang. Tapos 1 buwan lang yung anak, ano? 35 days, gano'n, pwede na yung out. 15 days yung pagbubuntis niya. O tapos 35 days pwede nang mag-out. Diba? Ay siguro ating kung ano. Kasi pag inahin, isa lang yung pinapakain mo. Oo, mas matipid. Tapos... Matipid sa pagkain. Tapos yung... Kasi yung pati na malalakas kumain niya na yung mga kabagis. Eh, kasi kapag kainahin lang, isa lang ang pinapakain. May kilo naman yung kinakain niyan, di ba? Hindi naman pwedeng pakain ka ng pakain kasi... Two times lang akong magpakain dyan o magat hapon. Ang laki nito. Mas kaya namili po yung ating inahin na lang po siya mga kabagays. Kaya parang balak po na rin magbabuyan tsaka din magpag-ipon-ipon po tayo. May isang tumanak ko doon at kumbaga ay mahirap na nga rin po yung kwan. Nagtatanim. Kasi kapag bumabagyo, nasisira yung mga pananim. Ito nung nagkasakit yung kwan, lumaganap yung kwan ating, yung ASF na tinatawag. Dito hindi naman umabot yun. Ay, wala naman awa ng Diyos. Ay, napakaganda, no? Hindi ka na kunan dito, no? Kasi lumaganap. Mm-hmm. Yun po ang sakit ng baboy, mga kabagays. Yung sa baba, sa ASF. Baryo. Lahat. Halos mga nangamatay yung baboy nila. Dito wala naman. Ang ganda, no? Pagka natututukan, kompleto ng vitamins. Hindi umabot po dito. Kasi ito mga kabagays, itong pwesto nila, ito'y dating tumana. Natatamnan ko dati. Natatamnan ng mga gulay-gulay, sibuyas, natatamnan ng sitaw. Halos lahat ng gulay po mga kabagays, pwede po dito noon. Kaya lang po ngayon, naging kabatuhan na po yung lupa. Medyo humina na po yung lupa, kaya ginawa nila, nag-alaga na lamang po sila ng baboy. Tapos may mga kambing sila. Mga bibi, mga pabo. Ayan. Okay po, pagka sa ating channel ay mag-call lang po kayo, tumawag lang po kayo sa ilalagay po naming numero kung kailangan nyo na, kung gusto nyo bumili sa babuyan ng ating kabagis. Dito kay Ate Nelly Evangelista. Ang price po ng kanyang baboy per biik ay 6,000. Pwede po kayong mamili. Punta lang po kayo dito mga kabagis. At sa mga bago po sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutang mag-like at mag-subscribe para po sa mga karagdagang video po na aming i-upload. Hit po ninyo ang notification bell upang lagi po kayong updated sa lahat po ng ating mga video na ina-upload sa ating channel. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabagis.